Ito, Max, sa ating game number 3. So, execration sa blue side, red side naman ng Onyx PH. Medyo naging malabo lang aking paningin dito. Ikaw muna dyan. Yun, napapakilala ko muna. Mga best 2 up 4, the side of execration. Hate dito para naman sa Claude. Sa Gitno o si Maen, ang nangilala natin for this Esmeralda. Ito, Max, naman for this Louie, Benny Cutie, for this Freya, at Chakno naman for this Akai. Yuki naman dito sa Onyx PH red side para sa kanyang Uranus, Iacno sa Thams, Oh My V sa kanyang PNK, Jay naman para sa kanyang Hylos, at Wise para sa kanyang Rogelio or Roger dito. Pero bottom lane mukhang mag-aagresibo na naman ang tropa ng Onyx PH dito, pero nakuha pa rin hate, nakapag-BMI out nga naman. So nabasa na ng execration kung ano yung pwedeng gawing galaw ng Onyx PH ngayon. So para sa akin, ha, wala pa silang burst damage for the early stage of the game. Mm-hmm. So talagang matatagalan pa bago maging damage, kung damage yung kayang ibigay dito ng Onyx PH. Mm-hmm. So hate naman kahit papaano, pero ito, isimula na yung blue buff nila. Samantalang Chakno, level 1 pa lang din dito. Oho, okay, ito lang si Esmeralda. Na-invaded Esmeralda. Na naman sila. Naku po, Kuya Herb, mm-hmm. Tuloy mo lang. Ito na, op! Naku po, si Jay. Nabigyan. Nabigyan ng first blood pangarin, pero hindi pa tapos ang ating laban, mga kaibigan. Naalis na lang dun si 8 kasi nasasaktan na siya dun sa damage. Pero uy, pinakawala na naman si Rogelio. Pinasok na sa loob ng tore, mga kaibigan. Bastusan na to, pero patay pa din siya doon. Napatay pa nga ni Sagitno habang nandun pa rin yung aso. Talaga naman dadasalan lang ni Madam Bian para mabuhay uli. Grabe, yung pinakita doon ng ano, na early stage ng Onyx PH. Yes, na-invadean sila doon ng ginulo sila sa blue buff, pero still nakakuha naman ng 2 kills dito ang execution. So nakita natin na ang pinaplano na naman ng Onyx PH doon eh talagang hindi mag-work, o pigilin nila yung funnel play na ginagawa ng execution. Pero to bottom lane, grabe naman that move. Oops, bang panakot. Grabe naman yung move na yun. Panakot lang eh, no? Dash flick. Dash flick, kumbaga jump flick. Jump click. Talagang malupit dito ang ginagawa. Pero hate, nakakakuha na ng mga objectives niya. Though nakakuha na din siya dito ng blue buff. So medyo madedelay lang ng bahagya. Pero mukhang lalaban na naman yung tropa ng Onyx PH. Gusto talaga nilang ano? Gusto talaga nilang bakbakan ng bakbakan, mga kaibigan. Kaya nga, mga best. Yun na nga, no? Yun na nga nakikita natin sa team play ng Onyx. Yung mga pwestuhan nilang bushes, palaging aggressive style. Lagi silang nandoon sa bushes na mas malapit sa execution. Tulad nito, ititignan mo yung mga traps din, mga kaibigan ko, sa nakalapag, eh halos pang vision lang ang talagang mission din dito ng Onyx PH. Napakalalim mag-traps. Uy, pero teka lang, yung top lane natin, mukhang Yuki dadapa ata sa pagkakataon ito, pero hindi pa rin naman. Uy, napakasakit ng damage na kayang ibigay ni Beth na ito, Max, dito sa pagkakataon ito. Pero bottom lane, mukhang kukuwanin ng Onyx PH. Hindi pa rin, kinagat ni Rogelio. Mukhang hit dito, nakapag-BMI out dahil nasasaktan dun sa damage dito ng isang Roger. Pero ito na nga si Benny Cutie, medyo masakit rin naman ang damage doon, pero napatay pa rin ni paring Akai, ang isa sa mga players dito ng Onyx PH. So it's a 1-4-0 trade ang nangyari, pero yung top lane pa rin natin. Ang dami nangyayaring bakbakan sa lahat ng linya. Ayaw mag-ano, ayaw tumigil, kumbaga ayaw magpahinga. Sige, dire-diretso lang, patayan na patayan, sama na yan sa pagmi-minion wave clear. Kumbaga 3-minute game time pa lang tayo dito, nagsusubukan na agad ang bawat isa, kada lanes, mga besties, ha. So tingnan nyo naman din yung trap position dito, kung medyo kay PNK tinanim niya dun, ha, sa blue buff, napakalalim, ay sa orange buff ng execration. Oo, tama ka dyan. Pero ito na nga, ito na naman yung dalawa. Hindi pa talaga sila bibigayan. Gusto nila talaga suntukan lang away kung away, no? Talagang pero wala lugi pala si Iacno sa bottom lane dito, kasi level 5 lang dito si Benny Cutie. So, sabang sinisimulan ng Karayo Tertele, yung vision na naman ng Onyx PH, Glorious Pathway na ilapag na, mga kaibigan. Mukhang nasundot pa nga rin dito. And sa Gitno, tingnan natin kung papalag sa tatlo. And nabuhay pa nga din sa pagkakataon na yun. At makakasurvive pa nga at makakauwi siya ng malumanay sa kanilang base. Tama, at malumanay at mapayapa. Kumbaga, pero ito na. First Turtle is now up. Pwede na itong kunin, mga kaibigan. Pero ito, ah. Bira natin makita ang Akai ni Chakno sa isang tournament. Kahapon ko lang din to actually na sila, at napaka worth it. So tingnan natin so far, ito din ang ginamit niyang hero nung tinalo nila yung Onyx PH kahapon. So this is gonna be a good rematch. Tingnan natin kung talagang effective ba ang Akai pick din dito for tama the execution. Pero ito na nga, napabalik pa ng bahagya dito. Pero ito na nga, suntukan na talaga, mga kaibigan. Pinakawala na naman si paring Rogelio dito. Pero uy, napakaganda ng mga bash in doon para dito kay Benny Cutie. Pero hindi pa rin talaga, talagang suntukan lang. Medyo matagal pa, mga Bruce Corrin kasi talaga mga tropa dito ng Onyx PH. And Chakno na ipit, apat ang kalaban, hindi na nakawala. At susugurin pa nila si paring hate natin na nandito sa tore. Wala na kami pakialam kahit nasa tore ka. Ngangat ka tingnan namin sa pagkakataong ito. At patay pa nga rin
rin siya doon sa kamay ng isang Roger. So hate will go down. Mga kaibigan, for that aggressiveness na pinakita dito ng Onyx PH, nahirapan ng execution. Ladies and gents, ito mag-isa dito si Iyakno trying to invade the orange bot. Nakuha niya pa nga. Eto Max dito, mamamatay. Pero no, there's a backup and a live patay. Nga lang din for Iyakno against the four heroes of execution. Kung hindi na backupan, patay si Eto Max doon. May kalalagyan, grabe din. Pero sa bagay, para kay Iyakno, nagawa ko na yung mission ko eh. Ang inigate kayo sa orange buff, ang tanggalan ng orange buff si Hate, masaya na sila para doon kasi it's a good delay na yon para mapatagal pa lalo yung pagpa-funnel ng execution. Saka marksman yun. So malaking bagay nga naman yun for the side of execution or for the side of Onyx Page na mawalan or makakuwanan sila ng mga buff dito. So nakita natin. Nakita mo naman yung positioning na naman ni Pareng Chakno and Onyx Page trying to get the purple buff na naman sa pagkakataong ito. And naku po, naka-position na sila. Maganda position ng Onyx Page dito. Pero uy, nahuli pa. Mga kaibigan, Hate na secure na yung kanyang blue buff dito. So maliwanag na sa kanya ang mga bagay-bagay. Pero hindi tumama ang falling star po dito ni Paring Sagitno. Wise level 10 na rin naman. And nauna na si Jay dito. Talagang gusto niya lang patulan to si Paring Chakno natin. Pero 1,000 pounder para makalayo sa pagkakataong ito. Rogelio, mukhang mangangagat na naman. Pinapakawalan talaga ng Onyx Page yung kanilang pambato dito na si Wise. Grabe naman. Si Iyakno din. Maganda galawan dito ni Iyakno. Napaka-agresibo pa rin mga kaibigan. Pero eto na, Gumlorious Pathway. Si Jay na wala iwan si Eto Macdon. Dinatnan mga besties. Pero here comes Benny. Pasok in. Lalabas sa mga Brusco brother na opong at ngatan daw. Pero no, mahirap-hirapin silang disengage. Ang execration, grabe din sa top lane. Eto kanina pa nagbabakbakan tong dalawang to eh. Sa Gitno tsaka si Yuki talaga ayaw bigyan na pagbigyan ng isa't isa for the top lane. Naku po, tumulusok, pinabasag na mga kaibigan. Naku, mukha nga yung mid lane turn dito ng execration dumapa na sa kamay ng Onyx PH. Mm-hmm. 6 na minuto pa lang pero yung vision or yung space na pinaprovide ng Onyx PH, grabe na rin naman. Pero Yuki, lalaban sa tatlong players dito, kaya niya pang tankihin yung damage kasi level 6 lang or level 7 lang si Sagitno dito or the Esmeralda. Yup, Kuya Irv, medyo malayo, kumbaga, sa levels o level gap din dito ang execution against this Onyx PH. Look at this, nako po, tama nga, sticker lang doon sa Kuya Onyx J natin. Item check muna tayo this time habang inuubos. Uy, kumukuha ng turtle. 5K na yung 5K na si Roger dito. Si, 5K din naman si Hex. Si Hate. Grabe, medyo, yes, 5K si Hate, pero hindi natin ramdam yung 5K farm niya kasi kung marksman ka at lumalaban ka, kailangan ahead of farm ka dun sa alaban mo. Pero ito sabi pero ng banta, Chakno dito, naupo, nag-hurricane dance with that execute. Hindi nga lang din nakompleto ang kill dito coming from this Yuki. Ladies and gents, for this, lumiliit naman ngayon ang space dito ng execution for our game number 3. Naging maganda kasi para sa akin talaga, naging maganda yung linyahan nung top lane and bottom lane. Yung Uranus and Iyakno dito, yun yung nagbigay ng malaking space for the team ng Onyx PH na maging successful din yung mid lane nila. And the Roger, makaikot ng bahagya, makaikot talaga or ma-maximize nila lahat ng pwestuhan dito. Isipin mo naman, inuurasan na ni Iyakno eh. So nakikita naman natin mga kaibigan kung ano yung nangyayari dito. So tingnan natin dito kung ano pa pwedeng ibigay dito na damage. Pero uy, kinagat na naman ng tutang pikit dito sa Gitno. Nasasaktan level 10 na yung Uranus and yung bottom lane. Napatay ni Hate. Mukhang ito na ata kaso wala siyang bounty hunter. Di pa kaya-kaya ata mga kaibigan at di kaaya-aya. Pero for this execution, still holding their base. Kapit lang sa cellphone. And for Onyx PH naman mga kaibigan, naghihintay na lang to siguro ng Lord if ever kasi ang hirap pasukin ng loob ng base ng execution. Talagang masisipag mag minion wave clear ang heroes dito ng XA against this Onyx PH na talagang pressure is real. Tama ka dyan. So, 9 na minuto dito sa ating Land of Dawn. Medyo malaki ang kalamangan, 6K. Though, katulad na sinabi mo kanina, 5K naman si Hate pero hindi natin maramdaman. Alam mo kung bakit? Kasi yung Uranus, 5K din. Medyo lumalaki din yung pera niya. Tsaka macho din kasi ito nga ito eh. Yun din yung nagpapahirap. Ang isa pang problema dito, pag bumablazing do it si Hate dito, kasama yung aso. Yung tutang pikit si Kupa. So, ang daming naghahati-hati sa damage ng kanyang Blazing Duet. That's the reason pero masakit why na rin pala. Bakit hindi gumagana masyado yung kanyang Blazing Duet. Pero masakit na rin pala yung damage na dun sa Uranus. Napaalis nilang bahagya eh. Pero habang may nangyayaring pressure dito yun para sa side ng execution, kumukuha na naman si Wise ng objectives.
Oo, naku po, napaaga-agaan Lord dito. Mga kaibigan, wala nang hintay-hintay. Wait, pero ito na nga, ako'y pinagpalate. Nagkakitaan lang din. Akto dito, naipit na po, mga kaibigan. Popol and Kupa's been taken down together with that Hylos. Onyx J trying to escape, pero sagit no dito. Chucky, iyak no dito. Naku naman, sa kabilang banda, pinapatay, pero pinasok siya ni Hate. Naku po, lalaban, my Hate, friend. Pero ito na, free hit lang ng konti, but there's an execute dito si Hate. Binalikam may dragon, pero hindi. Naku po, na-knock up with a double kill for Benny Cutie. Naku po, don't forget about this Freya, pero mega kill pa din dito. Naku po, ang aso, galit na galit, mga kaibigan. Pero, syempre, last man standing for this Onyx PH, pero may kasaman Lord nga lang. Apat yung nga natanggalan nila dito, pero mukhang objectives pa rin si Wise, ha? Mga kaibigan, so ang ginagawa dito ni Hate, eh, kailangan niya talagang tanggalin agad itong Sanctuary Lord para hindi na lumaki or mag-super kariton lahat ng linya. Yo, nagiging maganda nga naman yung para sa kanya, pero eto na naman yung Blazing Duet, pinakain kay Wise. Naku po, sinalong salo, pero hindi pa rin sapat yung damage na yun para mapatay niya, na dahil nandito na naman si Tutang Piquet. Tingnan natin kung makakatakas nga ba di siya dito sa pagkakataong ito. Nakakagat pa rin, pero hindi pa rin tapos. Naku po, si Benny Cutie pa nga ata ang bibigyan damage dito para sa kanila. And Shaknu, napatay. Uy, Wise, kakagat, kinagat na naman dito. Pinakawalan si Rogelio, pero hindi. Hurricane Dance ang sagot doon, mga kaibigan. Napaganda pa nga para sa kanila. Naku po, napabuy time. Si ano, nabigay na rin kasi nila yung ulti, yung skills nila dito kay Mae. Ay, kaya sa Gitno or Esmeralda rather. Pero ito, boom, Blazing Duet. Pero nakatapap ng pa, ng trap. Ayun, mega kill pa kay Benny. Grabe itong ano na to, ha, Freya na to. Item check nga tayo for this. 404 si ano, si Benny. Ah, BOD, BOD. Medyo malaki din yung damage niya. Ibigayang ibigay. Grabe naman now, din, naputol pa. Tsaka ngayon, si ano na, si Hate na yung may pinakamalaking pera. 9.8 mga 10,000 na nga eh. Nakontra niya na rin kasi yung damage na kayang i-provide ng Roger dahil nag-ano na siya, Wind of Nature. Every time nalalapit at kakalmot, ayun, nagka-death na rin. Uy, naipit pa nga! Grabe naman si Chakno! Yun, naku! Grabe ka doon, Chakno! Sa mga, ano mo doon, sa mga Hurricane Dance na ibigay mo doon, mga kaibigan, napaka-solid doon. Di pa kami tapos magkwentuhan doon sa, in regards with this, ano, with this Claude, eh, nakapag-setup kagad siya ng Hurricane Dance. Ito, si Yuki naman ngayon. Feeling ko, kakat-kat lang to ng, ano, ng Minion Waves naman ngayon para di makabasag yung execration sa kanila. Pero ito, nagkakitaan, ladies and gentlemen, sa Gitno and Yuki. Ayaw, magpansinan. Siyempre, mahirap na. Baka mahirap mag-commit. Pero kung makakawala na sila dun sa pressure, ha? Ito yung maganda sa execration ngayon. Nakuha man nila yung early stage of the game. Sisiguraduhin namin na itong late or mid or late, makukuha namin to. Parang ganun yung gusto sabihin dito na execration ngayon. So, Benny Cutie, ha? Isipin mo, kanina hindi pa natin siya masyado nararamdaman. Pero ngayon, crucial na lahat nung pasok niya. Exactly. In 404 siya dito. Oo, naku po, mga kaibigan. For this, talagang bigayan na din. Ang papakita, pero nag-flicker out din kagad, mga bestie. Ito na, Glorious Pathway. This might be the last clash na ba, mga kaibigan? Si Benny doon, hindi na napag-provide ng damage. Una na siya ang naging casualty, mga pre. Sa Mayurikin dance naman din dito kay Chakno. Mga kaibigan, makakapatay lang din. Mega kill naman para kay Hate. Sa kilang banda, tuloy pa din ang boxing. Chakno's been taken down. 3-on-3, ang laban din. Blazing Duet. Blazing Duet, ngayon palang ginamit. Wise running arrow. Ay, pinahabol-habol dito ang asong gala. Pero naku po, saan ka makakapunta? Sa Gitno, mag-isa na lang. Oh no, wala nang kasama, my friend. Dalawa na lang ang natitira sa players ng execration against these three. Four members of Onyx PH pa. Naku po. Puro macho kasi. Puro macho talaga. Puro macho, mga macho. Kapag oracle pa si Yuko dito. So. Paano nga? Bakunachi, tapos, tingnan mo naman, oh, yung tuta talaga yung ano, nagsisilbing tank sa kanila. Oo. Tsaka si ano, si Yuki, silang dalawa, tas Iyakno pa. So, nako po, yun lang yung medyo nahihirapan sila sa pagkakataon na yun. Medyo medyo masikip. Pero uy, manggagaling pala dun sa backlane, nakita niya si PNK. At yun na nga, si Omay B, mukhang dadapas sa pagkakataon ito, pero hindi pa nga rin. Flores Patoy ang binigay, pero Wise, mukhang tutang Piquet, ilalaban pa rin naman. Pero Iyakno, bibigay ng damage dito, pero di pa rin sapat. Mga kaibigan, hit, 3 hit lang din naman, pero makakatakas nga ba sa pagkakataon ito. Chakno, naghahanap ng posisyon. Parang nga naman makaipit siya, pero Blazing Duet, pinakain na nga rin din dito sa kanila. Pero Lord, open na. Para sa pagkakataong ito, tingnan natin kung sino pwedeng makakuha. Ito si Etoma, okay lang, patay siya, Luisa, meron siyang space warp dito, meron siyang teleportation. Pero tingnan natin for Onyx PH, na opo, pag nakuha nila tong second Lord of Our Game, mahirap-hirap ng depensa to ng execration. At talagang grabe, zone din dito ang players ng execration para di na sila makasilip pa sa ginagawang balak ng Onyx PH for this Lord na nakuha na nga nila.
Naku. Nakuha na plus the glorious pathway pa nga rin dito. Mga kaibigan, nahahabol pa, nakakagat pa. Tatlong players na lang ang natitira. Plus the Sanctuary Lord pa nga rin dito. So grabe talaga yung kayang ibigay na vision ng PNK plus the Uranus pick para sa kanila. Naging successful yun. Kakaiba nga naman talaga. Grabe mga kaibigan, execution dito on defensive mode and Onic PH ngayon sa attack mode. Talagang magkakasubukan na second lord tong paparating. So challenge to para sa execution, defend their own base and challenge for Onic PH how they're going to end this game mga kaibigan. Ito na. Nako po, nagkakakitaan na. Babasagin na lang din ang inhibitor turret sa middle lane. Bottom lane, medyo delicate pa, walang minion wave, pero ito na. Pero yung top lane kailangan mo nilang i-clear yan kasi pag yan nakalapit, hahampas yan eh. Kaibigan, pero eto na nga yung Blazing Do It, pero sinaglit lang. Sinaglit lang doon mga kaibigan. Ako po, may naipit pa nga si Baring Jack, no double. Uy, patay si Hate. Walang damage dealer ang XA mga kaibigan. Double kill naman din dito para ay Wise Lord has been taken down. Mega kill na din para ay Yuki. Walang minion, pero eto na, lalaban din doon. Eto, max na lang mag-isa. Naku po. Minyak pata. Hindi na umabot ang Minyak mga best. You have na wipe out ang execration. And for that game,